Fresh morning po ulit. Sino-sino ba nandito? Fresh morning po. Okay, Christ morning. Blessed Sunday to everyone. And it's another Thanksgiving because God allow us to offer the lamp once again in this morning and later in the twilight. Kumusta ba yung ating 1 week? Naranasan ba natin yung the working and guiding of the Holy Spirit, no? So bawat isa sa atin meron kanya-kanyang schedule throughout the week, and as we've been through with these schedules, various schedules that we have, we could also see and confirm how God is really guiding us through His Word, working through the Holy Spirit, no? Lalo na yung mga grade 12, nag-take sila ng exam. Pinagbuti nila ng mabuti. Ano? Pinag-igi nila yung pagsagot. Sabi ko nga, masasama tayo sa top 10. No? Anyway, it's not only about being included in the top 10, but giving our best, making our today the best. That is what God wants to us. No? And then last week, we received a message about gospel and healing. So pinag-aralan natin, na-receive natin yung message kung paano yung mga dahilan ng sakit, maging the different methods the world and the Bible apply para magkaroon ng kagalingan. But people have different misconception also about the methods of healing, kung kaya imbis na gumagaling, lalong lumalala yung sakit. No? As we come to the Lord today, as we worship this Sunday, let us assess ourselves. Ano ba yung dapat na kailangan magkaroon ng kagalingan sa akin? No? Bakit ba patuloy na ulit-ulit na binabanggit sa message na kailangan magkaroon ng kagalingan, okay naman ako. No? Ako nung week na yun, dahil puno talaga yung schedule, bumigay ang aking katawang lupa. Pero salamat sa Diyos dahil God is sustaining me every day with sufficient strength from early morning until late night for the sake of catering the needs of the remnants. No, yun ang confirmation sa akin throughout the week. At nakita ko yung healing maging sa aking kaisipan, maging sa aking katawan. And then I was able to give the message today. No, at kapag-worship ako, yun naman yung mahalaga sa lahat. Yun, makita natin bakit patuloy na sunod-sunod tungkol sa healing yung mga messages natin. Sabi sa message, many human beings suffer and ultimately die from diseases and defy treatment with medical technology or medication. No? Some of these diseases are even unidentifiable. So, meron ba kayong kakilala na merong sakit na hindi alam ang sakit? Laging nagpapagamot sa doktor, pero kahit doktor, hindi malaman. Dito ipinapakita sa atin na yung lahat ng bagay ay merong limitasyon. Ngunit, but inside the absolute plan of God, we could see the reason of God and be able to understand everything. Sabi nga, yung reason ng Diyos, madalas iba sa reason natin. There is always plan of God, answer of God in the opposite way, in the opposite things, in the opposite side. No, laging iba sa ine-expect natin. Sabi dito, even healthy people sometime suddenly develop incurable diseases and struggle with them, with this disease for the rest of their lives. Nakita nyo yung mayroong mayayaman, no? Na kahit napakasarap na pagkain ang iaahin mo, hindi naman pwede kasi hindi siya pwedeng kainin. Hindi siya pwedeng kainin kasi masama sa kanyang tiyan o sa kanyang kalusugan. So maraming mga ganong bagay. Pero ang mahalaga, makita natin yung biblical principle sa lahat ng bagay. Ngayon, sabi ng scripture kanina sa verse 5, be renewed like eagle. So yung kabataan katulad nyo, napakalakas pa ninyo. Physically, unlike us, ako nasa mid 40 na si ma'am. No? So dalawang anak na yung na-produce. So as we getting age, getting older, kahit yung mga parents nyo, makikita nyo na yung lakas ay nababawasan. Pero yung katulad yung mga anak, age 12, 13, 18, naku, yan ang kasagsagan ng inyong lakas. Kaya yung nais nyo mangyari sa buhay,
hayaan ninyo na maranasan nyo ito sa ganyang panahon, but make sure that your life must be aligned to the desire of God, and the motive of our life must be always aligned with the desire of God. Yan yung sabi ng message kanina. Huwag na huwag tayong magdidesisyon, huwag na huwag tayong gagawa sa mga bagay, lalo na kung ito ay pansamantala lamang. That thing would give us temporary answer, iwasan natin yon. Pero minsan si Satan, or hindi lang minsan, most of the time, Satan is really working, trying to deceive us. But the message last week, keep on reminding and telling us that do not be deceived. Si Satan daw ang i-deceive natin. Kaya ba yun? Parang mahirap gawin, ano? Huwag daw tayo magpa-deceive kay Satan. Imbes na si Satan ang ma-deceive natin. Ibig sabihin, we have to utilize these authorities given by God to us. But we have to be clear, no? To be sure with our identity from time to time. Kung kaya, di ba lagi natin dinideclare sa ating sarili na God is with me. I am a child of God. Pag naging clear ka sa identity natin, napakadaling gamitin yung authority. But then, Satan is always hindering us to utilize this authority and enjoy this identity. So yung ngayon, yung message natin is about prayer and healing one. Dalawang message ito na magkasunod. Ito ngayon yung parang kalahati ng message natin. And then half of it will be, we will receive next week. Kaya ito yung first part. So ang title niya is prayer and healing. Katulad niya nung sabi ko kanina, maraming bagay sa atin na kailangang i-heal. Pero mahirap gamutin ang isang sakit kapag hindi natin alam kung ano yung sakit na yun. Kaya nga, di ba, when we visit a doctor sa hospital, unang ginagawa ng doktor, yung mga nararamdaman namin, tinatanong, bakit? Ano nangyari? Ano naramdaman mo? Minsan may mga pilosopo, kaya nga magpapa-check up para malaman kung ano yung sakit. Pero that is just part of background checking. Ano nangyari sa katawan? Ibig sabihin, there must be a proper diagnosis. No. Kapag mayroong proper diagnosis, the doctor would give us also proper prescription, and yun na, gagaling na tayo. No? Ano ba, ano yung mga example sa Bible ng mga sakit na meron natin? Alam na natin to, no? We're very much familiar with the crippled man who was sitting in the temple gate called Beautiful. Ang tagal-tagal na niyang may sakit siya, pero hindi ito nakita ng mga tao. But there were people like Peter and John on their scheduled prayer time, ninth hour, yung sa parang 3 o'clock in the afternoon, nakita nila. Nabuksan ang kanilang spiritual eyes, nakita nila yung kailangan, at natao na yung kailangan ng crippled man, meron sila. Ano yon? In the name of Jesus Christ of Nazareth, stand and walk. No? So yung pananampalataya ang nagpapagaling sa atin higit sa lahat. Katulad na yung nangyari dito sa bleeding woman. Ang ginamit na term is hemorrhaging woman, no? Bleeding. So in short lang, mga anak, bleeding. No? Matagal na siyang nagbi-bleed. No? So madalas, ito ay nararanasan ng mga babae na merong hormonal imbalance. No? Continuous bleeding. Ang iba, 3 months, meron silang discharge. Yung iba naman, straight na 1 week. So kami naman, mga magkakaedad na, minsan twice a month, minsan thrice a month. So part of it, yung pagiging hormonal imbalance. Scientifically speaking, biologically speaking reason, yun ang nangyayari sa atin. Nagkakaroon na ng hindi pagbabalanse ng ating mga hormones, kaya ganoon. Pero sinasabi ng Biblia na yung mga, marami pang examples yan, mga anak. Yung mga examples na ito, ang kadahilanan nito ay yung spiritual. No, katulad nung isa rin si blind, yung bulag na si Bartimaeus. But then, this blind Bartimaeus opened his eyes and see the goodness of the nature, yung nakita niya. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng pananampalataya nila, kaya sila gumaling. So, pero kung titingnan natin, ang lahat ng ito ay resulta mula sa spiritual, sa tinatawag na spiritual causes. Pero ano ba yung kayang ibigay sa atin ng Bible, ni Jesus? Jesus state his word in the Bible. So sabi dito, Jesus healing, the biblical procedure involved in healing sick people.
Alam naman natin si Jesus na nag-ministry siya sa lupa. One of his ministry was healing, no? Bukod pa yung sa praying, pananalangin. Next one. Yeah. Paano ba yung spiritual healing? Paano ba nagtitake place yung spiritual healing? Katulad nung nangyari dun sa bleeding woman, ni Bartimaeus, nung crippled man. So paano, saan ito nagsisimula? Ito ay nagsisimula sa pananampalataya. No, kung babasahin natin yung mga scriptures na nandiyan, James 5:15-16, sabi sa verse 16, therefore, confess your sin to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. So this is the Bible. So kahit yung mga doktor, bago sila mag-opera, sino dito yung mga pinanganak ng nanay na cesarean? No? Mahirap ang pinagdaanan ng isang babae na nanganak through cesarean section. Kasi tutusukin siya dito sa likod, no? Sa kanyang spinal cord, para ma-paralyze pansamantala yung kanyang nararamdaman. Hindi niya maramdaman yung sakit ng isang anesthesiologist, no? Ganun ang gagawin. So bago gumawa yung iba yung sasaksak, I mean magi-incheck doon sa likod, iba yung mag-o-opera, iba yung sa ganito, iba-iba 'yon. So mostly mga tatlong doktor ang may hawak. Kaya tinatawag na buwis buhay. Yes, literally na buwis buhay talaga. Bago sila humawak noon, talaga nagpe-pray sila. Meron akong kaibigan doktor, she is actually a school owner at mababang loob, no? Mula nung ako'y magbuntis sa aking panganay hanggang sa ngayon, siya yung aming attending physician. Pag mayroong problema sa katawan, nararamdaman na kailangan ng help ng doktor, tumatawag ako sa kanya. And then we shared forum, no? One time we shared forum, he actually visited our school, nag-i-inject siya ng ating mga ano tawag ng vaccine, ng flu vaccine. No, sabi niya, alam mo madam, ang pag-hospital, kung pera lang yung hahanapin ko, matagal na akong tumigil kasi mahirap. But then I am also doing this as my ministry. At bago ako pumunta sa operating room, kung meron akong gagawin, I really come before the Lord. Humihingi ako ng kanyang lakas, wisdom, and strength from God. So ibig sabihin, nananalangin talaga. Ang nagbigay ng wisdom sa kanila ang Diyos para magawa nila. Kasi ang hirap pa yung gawin doon. Yung alisin, ang mga may problema na internal organs, tapos ibabalik. Mahirap yun, no? Kung sa sarili ng natin lakas. So, yun, patulad yan, pray for one another. Dahil ang prayer, the prayer of a righteous person is powerful and effective. And we are righteous before God. Therefore, our prayers are effective. So, tayo na mga children of God. Sabi sa Mark 10:52, go, Jesus said, your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. So merong blind na nagpunta kay Jesus. Sabi ni Jesus, sige na, yung pananampalataya mo, yung nagpagaling sa'yo. Dumilat ang kanyang mga mata at siya'y nakakita. So di ba imposible, kaya ba natin gawin kahit operahan pa siya ng mga iba't ibang modern techniques? No, hindi pa rin. Pero sa pananampalataya, gumaling siya. Maging sa Acts 4:9-10, sabi sa, it is by the name of Christ of Nazareth that this man stands before you healed. Sino yung man na tinutukoy dyan sa Acts 4:9-10? Yung crippled man. No? Kasi nagtaka yung mga tao, ha? Siya ba yun yung tumatalon-talon at nagpupuri sa Diyos? Di ba siya yung lumpo na nakaupo dun sa gate? No? Nagtaka yung mga tao, sabi ni Peter and John, ba't kayo magtataka? Hindi kami yung nagpagaling, kundi yung pananampalataya niya in the name of Jesus Christ of Nazareth that this man stands before you and healed. No? So imposible sa tao, pero sa Diyos walang imposible. Another is way of healing, spiritual healing is accept Jesus Christ. So alam natin to, na palagi itong ipinapaalala sa atin na as believer of Christ, we have to accept Christ every day. Ma'am, tinanggap ko na po si Kristo, saved na po ako. But from time to time, lagi natin tatanggapin si Kristo. Our identity changes from John 8:44 to John 1:12, being the child of God. So, di ba, kahit alam naman na, halimbawa, ikaw, anak mo siya, or anak kanya,
every time na we introduce somebody to other people, ulit-ulit natin sinasabi, anak ko, or mami ko, daddy ko, ganun kayo mag-introduce, di ba? Kasi pinapaalala natin palagi na we are his child, I am his child. No, ganun din sa Diyos. Sabi sa Acts 8, 4-13, many paralyzed were healed. So it was the place, Samaria, where Philip went. Diba? Walang gustong pumunta doon kasi wicked, no? Yung lugar na yun, walang gustong pumunta. But it was declared and prophesied by Jesus that you will be a witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria. So nabanggit yung Samaria. Kung kaya Philip challenged and went to Samaria. At sabi sa verse 8, sabi doon, there was great joy in the city. Maraming paralyzed, maraming mga demon-possessed yung napagaling sa pamagitan ng buhay ni Philip. Kahit daw yung ano tawag doon, alampay, handkerchief, no? Kahit handkerchief, nagamit para magpagaling, no? Sabi sa Acts 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing. No? So ito yung mga proof, evidences in the Bible that Jesus, during his ministry time on earth, he did miraculous ways of healing. So marami siyang bagay na ginawa. At yun ay nangyari lamang, napagaling lamang yung mga tao na tinanggap nila si Kristo. So even us, maybe there are diseases which we do not know. Maybe there are diseases that will come out in time, di natin alam. Pero ang mahalaga, meron tayong assurance that I have Christ in me, I accept Christ in me, and whatever disease I have, whether it is spiritual, emotional, physical, meron akong assurance na papagalingin ako ng Diyos. No? Maraming napag-aralan na natin na ang lahat ng bagay ay pinapahintulutan ng Diyos. Dahil ang lahat ng bagay ay tinatawag na everything is under the absolute sovereignty of God. May rason siya bakit nagkakasakit. May rason siya bakit nangyari ito. Ang mahalaga, we really have to abide and be inside the perfect will and plan of God in our lives. No? Kapag tinanggap natin si Kristo, ano yung mangyayari sa atin? No, there will be changes, no, in us. Sabi ko nga kanina, from becoming a child of the devil, na nung na-loosehold natin yung covenant given by God, yung ating identity from a child of God, naging child of the devil tayo from the book of John 8:44. But then, you become a child of God upon accepting Christ. Sabi sa John 1:12, pag binasa natin yan, ang sino mang tumanggap sa akin, no, kay Kristo, bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ay pagkakalooban na maging ng privilege na maging anak ng Diyos, child of God. And you experience mental changes. Ang hirap kayang baguhin pag ang isip mo'y ganito. Alam niyo mga anak, narinig niyo ba yung salitang sarado ang isip? No, hindi naman literal na nakapadlock, may password. Kundi sarado ang isip. Ang hirap paliwanagan. Have you encountered people like that? Yung hindi nauubusan ng rason. Sinabi mo ng ganito, apa may rason pa din. Nakaisang rason ka na, nakatatlo na siya. No, parang may mga chief justice tayo ng paligid natin. Ano? Pero ang Diyos ang nagbabago ng ating kaisipan. Sabi sa Romans 6:17, we were slave to sin. Ito talaga yung ating estado. No? Kung slave to sin ka, so syempre kung ang gusto ni Satan, yun ang gagawin natin. Kung ano yung inuutos niya, gagawin natin. Kasi slave tayo, wala tayong right. But then, Jesus, upon accepting Jesus from slave to sin, we are set free from sin and we become slaves to God in Romans 6:22. No? Pero si God, si Jesus na ating Panginoon, hindi niya ginagawa yung para sa atin. I mean, yung for his own good. Ang lahat ng bagay sabi sa book of Deuteronomy, I give this word to you for your own good. So lahat ng bagay na ibinibigay sa atin, ginaguide sa atin at pinapagawa sa atin ay para sa ating ikakabuti. Kung kaya we really have to challenge, really abide the word. Minsan mahirap gawin talaga, no?
ang lakas kaya ng tawag ng mundo. But then, when we, sabi kanina sa worship, when we gain strength, when we really have time to do our scheduled time, the scheduled time ang ginamit, the prayer, the worship, really connecting ourselves to the throne, we will enjoy this life. Ano yung life na yun? Life in Christ and the authorities to overcome the six states of unbeliever. Alam natin yung kung ano yung six states na yun. From the spiritual problem up to posterity, meron tayong privilege na ibinigay ang Panginoon. Not only a privilege, blessing and a privilege given to all the children of God. With that, makikita yung pagbabago sa buhay natin. We will experience progressive change in lifestyle. No? Diba? Ano sabi natin? Everyone has the heart to do evangelism. Yun ang gusto natin. We always ponder about evangelism. Pero sa pamamagitan ng pag-alala palagi, we are being reminded that I am a child of God. Our lifestyle is changing from time to time. Changing for the better, syempre. No, from Ephesians 2:2, a life being dominated by the ruler of the kingdom of the air, to Galatians 5:18, sabi dito, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. So, lahat ng ginagawa natin, we are being led by the Spirit of God instead of being led by the ruler of the kingdom of the air. Sabi pa dito, yung ating original sin, yung ating ancestral sin due to idol worship, and even our individual sin are, wala na. No? Tapos na lahat yan. Nung tayo ay napunta dun sa Galatians 5:18. At merong mga scriptures dito. Take note of this scripture. Sabi sa Mark 3:14-15, Jesus appointed 12 disciples and He gave them authority to drive out demons. With that, yung mga Satan's work na buhay natin, mababago yun. Mababago, yes. Mababago siya dahil we are being led by the Spirit of Christ. Yeah. And ayaw gumana ng down mo lang, yeah. All diseases. So lahat daw ng sakit na meron tayo, spiritual, mental, and even physical, lahat ng ito pumapasok sa ating kaisipan. So enter through the mind. Sabi dito, even the spirit that caused confusion work inside people's minds to cause disease. So sa sakit, lagi nagsisimula. Kaya nga, pag binasa natin mga scripture na ito, mga anak, find time to read, di ko na ma-elaborate. Ang oras natin ay patapos na. Lying spirit. Dun sa 1 Kings 22:20-22, yung lying spirit yung nag-dominate dun sa king para masakop nila yung Ramoth Gilead. And then sa Judges 9:23, it's between Abimelech and citizen of Shechem. So ganun din. Ezekiel 14:9, the spirit of enticement clung for a prophet. So ganun, pumasok sa isip. Kung kaya, pag pinasok ng evil minds, no, tayo, mahirap kontrolin. Kasi lahat ng bagay nangyayari dun sa mind natin, sa brain. Diba? The brain is the master organ of the body. So lahat ng katawan natin, activities of our body is being controlled by the brain. So mahalaga kung ano yung nasa isip natin. In short, mahalaga. Kaya nga yung breathing prayer palaging binibigay sa atin. Kaya, there are scriptures na kailangan nating ipaalala sa ating sarili this week, no? Sabi sa Ephesians 4:25-27, sa verse 27, do not give the devil a foothold. So panghawakan natin yan, do not give the devil a foothold, kahit maliit, no? Mag-i-entrams, ang daming foothold ni Satan, walang klase, iba't ibang environment, emotion, do not give the devil a foothold. And sa Thessalonians 2:10-11, sabi sa verse 10, and all the way that wickedness deceive those who are perishing. No? So, huwag natin bibigyan si Satan ng pagkakataon. In 1 Corinthians 5:5, hand man over Satan for the destruction of the flesh so that his spirit may be saved on the day of the Lord. So, ibigay na. Huwag natin ibibigyan kay Satan. No? Huwag. Na pag binasa natin buong chapter na yon, parang isigi, suko muna, no? We have this authority to rule over Satan, to overcome Satan, gamitin natin yun. And how are we going to defeat disease?
Yeah, ito yung mga scriptures. Take note, mga anak, of these scriptures. Ako din personally, I will hold on to this scripture. Sabi sa Proverbs 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. So, laging konektado yan. Heart and mind. Kaya nga, yung mga nai-inlove dyan, no? Sabi ng parents natin, gamitin mo yung utak mo, anak. Huwag yung puso mo. Lagi kasing magkasama yan, eh. Laging konektado. No? So, guard our heart. Ephesians 4, verse 27, do not give the devil a foothold. And in 1 Peter 5, verse 7, cast all your anxiety on him because he cares for you. So, wag na mag, ano tayo, emo. Wag na mag, minsan may mga, ano tayo, wala naman pumapansin sa akin. Wala lang ang mali eh. Oh, wala mo nang ganon. No? Instead, cast all our anxiety to God because He cares for us. Of course, the people around you, around us, care for us. No, iba't ibang paraan ng pagpapakita ng kanilang pag-care sa atin. Yung iba, dadalan lagi ng merienda. Yung iba naman, laging may good morning. Ang iba naman, merong kumain ka na ba? Ano ulam? Yung magkalit-liit ang bagay pinag-uusapan. Iba't ibang paraan. No? Sabi nga yung anxiety na meron tayo, naalala ko lang, may isang bata, nilalagnat siya ngayon. Kasi intrams na bukas, excited daw. Naku naman, excited siya bukas at natatakot siyang matalo. Ang nangyari, nilagnat siya mula kahapon. Hindi siya nakapag-practice. See, yung anxiety sa isip lang niya. And then Ephesians 6:11, put on the full armor of Christ. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, sword of the spirit, shoe of the gospel, belt of truth, no? Gamitin natin yung buong isang linggo para magtagumpay tayo. Matthew 12:29, bind the strong one. No? For us to conquer the field, we have to bind the strong one. And lastly, James chapter 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you, no? Hayaan natin si Satan lumayas, i-deceive after natin i-deceive siyang umalis sa atin. No? And lastly, our mission for this week, breathing. No? Let's utilize the lifeline. No? Dito na lang muna, gets niyo na tong breathing and prayer na to.